Update naman tayo sa presyo ng manok at sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Kahit tapos na ang kalibatan ng mga handaan, pero nananatili pa rin mataas ang presyo ng manok. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 220 pesos ang kada kilo ng manok sa mga pamilyan sa Metro Manila. Dito nga sa retail market sa Maynila, nasa 210 pesos ang kada kilo ng mga manok. Ang mga choice cuts pa nga, kagaya nito, ay umaabot pa yan ng hanggang 230 pesos kada kilo. Ayon kay Gregorio San Diego, Chairman ng United Borders Grazers Association ng UBRA, maaaring dahil raw ito sa lumalakas na demand sa manok ngayon na mas mataas ang presyo, nananatili pa rin mas abot kaya kumpara sa baboy at baka. Humina rin daw ang local production dahil may mga tumigil na mula sa pag-aalaga sa pangambang malulugi dahil sa dami na imported na manok ngayon na sa taya ng UBRA ay umaabot hanggang 50 million kilos. Nananatili rin daw na mataas ang cost of production ngayon dahil sa mataas na presyo ng patuka tulad ng corn at soybeans. Tanungin natin ngayon ilan sa mga nagtitinda dito kung bakit nga ba ang taas ng presyo ng manok ngayon. Ano ang pangalan nila? Live po tayo sa Balitang Hali. Apo, Mang Boy, bakit po mataas ang presyo ng manok? Sabi nyo, umaabot hanggang 230? Dati yung sa live ko, bali 90 lang sa live araw. Apo. Ngayon, 158 na ngayon sa live. Apo. Ayun nga, sabi ko, bakit ganun? Kawawa yung mga namimili, lalo na mga tindera. Ang choice cuts nyo po, umaabot hanggang 230, sabi nyo? 230 sa punalit, 220. 220. Paano po yung mga suki ninyo? Anong paliwanag nyo sa kanila? Ayun nga, wala silang maano, talagang nga, sila sa presyo. Bigisa sila mikos, kunin ganun din benta. Mataas din po talaga. Yung ang supply po ba, madali po ba kayo makakuha ng supply niyo? Nahihirapan din kayo sa supply? Hindi, madali yun. Maraming supply, ewan ka bakit yan na medyo inaanin na tinataas. Kaya lahat ng reklamo ko ginagawa ko na sa ano. Dati yung DTI pa lang, pagtato ng manok, ayan na, namuhuli na. Ngayon sa tagal lang, isang taon lang, hindi pa kumikis yung DTI. Ayun ang pinagtataka ko, matay yung bilik ko DTI. Bababa po kaya ang presyo niya sa mga susunod na panahon kasi tapos na po ang mga handaan. Hindi pa rin mo. Ganun pa rin ang amin yan. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Okay, sige. Maraming salamat po, Mang Boy. Salamat. So, Rafi na nanatiling mataas ang presyo ng manok ngayon. Pero sabi nga ng UBRA, ito pa rin daw ang pinakamura ngayon na karne kumpara sa baboy na umaabot hanggang 400 pesos kada kilo. Habang ang baka naman... Kita naman, Rafi, dito ngayon ay nasa 600 hanggang 650 pesos na lamang. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.